Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa pahayag ng Administrasyong Marcos Jr. na ang local communist armed conflict is about to end in a few months' time. Buwan na lang ang bibilangin, tapos na ang gera. Yan po ang paniniwala ng Administrasyong Marcos. So, dito po sa Philippine Star Headlines, Government NDF Final Peace Agreement Likely. Okay, ang nagsalita po ay ang Little President, si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang okasyon po is 48th Philippine National Prayer Breakfast in Manila Hotel kahapon. So ang guest speaker nila si A.S. Bersamin. Maybe he represented the president, most likely. Kaya he is speaking in behalf of the president. Grabe. Sabi ni A.S. Bersamin, while there was no deadline set for the government and the NDF peace settlement, the conflict might come to an end in a few months. So, November 23, yung joint statement. So, few months lang daw. So, ilang buwan kaya yung few months? December, January, February. Okay, so, with all due respect to the Executive Secretary, okay? Medyo hindi niya naiintindihan itong giyera na ito. Diba? Dagdag niya na statement, oh. It may be sooner than few months. It all depends on how things pan out because the government in Oslo was only to issue a joint communique which is a clear and explicit about putting an end to hostilities. Okay, ang basihan ng ating executive secretary, yung joint statement na pinirman sa Norway, very broad ang statements doon na we would like to end this conflict. Yes, sino bang ayaw? Kung magkakatotoo sana na in few months time, kahit nga 1 year, happy na ako niyan. November next year, final peace agreement na talagang wala na. Lahat, tigil na, kagaya ba ng MILF, tapos na, MNLF, wala na talaga, as in. Kahit 1 year, hanggang November next year, nako, ang laking blessing yan. Pag ma-achieve yan, nako, sasaludo ako sa Administrasyong Marcos. Dahil yung inaasam-asam ko po, pumasok ako sa military service 1983. Nag-retire ako 2015, that's 34 years. Wala pa rin, nandiyan pa rin. Itong peace talks na ito, halos every president mayroong peace talks na sinasagawa. Wala ring nangyari. Kaya I'm very sorry, ayokong maging negative thinker, but medyo malabo po itong pahayag ng ating executive secretary. Ulitin ko, kulang siya ng karanasan when it comes in dealing with this local communist armed conflict. Siguro, ano lang niya yun? Yung kaligayahan niya na, wow, kasi may pinirmahang dokument. Baliwala po yun. Yung joint statement na yun. Bakit ba baliwala? Pag
basahin nating maigi yung press statement ng Communist Party of the Philippines dated November 28. Anong title ng kanilang statement? Thorns and Spikes on the Road Towards Joint Just and Lasting Peace. Ina-identify nila ang mga tinik at mga balakid sa pagkamit ng tunay na kapayapaan. Inilatag na ng Communist Party of the Philippines 5 demand. Very clear po, binasa ko ng maigi. Sabi doon, in order for the peace agreement or peace negotiation, peace talks to move forward. These are our demands. Okay lang kung yung demand na simple. And number one, yung i-release ang 800 prisoners na napatunayang nagkasala sa batas at nakakulong ngayon. 800. So, that's too much. Okay, regarding this issue, nagsabi itong si Executive Secretary Bersamin na meron naman daw amnesty. Iba po yung amnesty. Kasi ang amnesty, ang nag-apply yan, yung mga voluntary na bumaba. Marami nang bumaba dahil sa NTFLCAC, local peace negotiation, marami. Ayun, sila mag-apply ng ano. But yung mga communist or NPA leaders na nakakulong, nakakumit po sila ng heinous crimes. Hindi naman covered sa amnesty. Kaya napaka-imposible po yung unang demand nila na i-release ang 800 prisoners. So paano mag-move forward ang peace negotiation kung ayaw i-release ng gobyerno? Next, yung tanggalin yung terrorist tag. Yung, kasi na nabigyan na sila ng terrorist isa silang terrorist organization, kaya mahirap sila makakuha ng funding sa labas. So hindi ito madaling tanggalin. Ano ba? Yung i-abolish na ang NTFLCAC. Nako, maraming mag-aalboroto niyan. Hindi lang sundalo, pati mga sibilyan pag pumayag ang government na i-abolish ang NTFLCAC. Ano ba? I-repeal ang anti-terrorism law. Eh, that needs Congress. So, ibig sabihin, gagawa na naman ng panibagong batas ang Congress. Nako, antagal yan. Kaya ito, napakahirap na demand ito. I-repeal yung anti-terrorism law. And then last, yung ang AFP itigil ang military operations, especially sa mga far-flung areas. Natingin ko, ang hirap din, I don't know, pagkakakilala ko kay Secretary Galvez, I believe siya ang head sa negotiating panel, hindi niya mapagbibigyan ang mga demand na ito. So, paano ba mag-move forward ang peace negotiation? Kaya napaka-imposible itong sinasabi ni Secretary Bersamin in few months. Ang statement ni Secretary Galvez, ang formal peace negotiation magsisimula pa sometime next year, mga March. E di paano ma-end? So, magkakaiba sila ng statements ang nasa gobyerno. Kaya, huwag po tayong basta-basta maniwala. Ulitin ko,
maganda kung matapos na ang local communist armed conflict. But in reality, sa tingin ko, matagal pa yan. Paano ito matatapos? Good governance. Yung delivery of basic government services sa mga liblib na lugar na ito nasimulan na eh. NTFL-CAC, ito na po. Eh pinapatigil ng CPP-NP. Paano ka makapag-deliver ng basic services sa mga liblib na lugar kung walang NTFL-CAC? Kaya, sana let's pray na magkaroon na po ng kapayapaan. But hanggat hindi mawala ang corruption, hanggat hindi ma-improve ang poverty o hunger, yung ano, mayroon at meron talaga marirecruit na mga kapwa nating Pilipino na sumama dito sa armed revolution. At hindi rin titigil itong leadership ng Communist Party of the Philippines dahil ang ultimate objective po nila is to destroy or overthrow itong democratically installed government. Kaya imposible yung final peace agreement with them. Magkakaroon lang ng final peace kung natalo na ang gobyerno completely or kung natalo natin sila completely. Yun lang. Magkakaroon ng end nitong conflict na ito.